Good morning grade 11 and welcome sa discussion ng inyong module 3 which is development stages in middle and late adolescence. Okay? So itong stage na to, yung middle and late adolescence, so dito kayo na papasok. So kaya ito yung inyong nasa libro ninyo. Okay? And pauna ko na lang agad yung sa learning activities ninyo. Much nag-focus ako hindi dun sa mga activities, again, na binibigay ng libro, kundi yung sa inyo mismo na magkaroon kayo ng personal reflection and personal assessment sa mga changes na nangyayari sa inyo, okay? So, since stages itong topic na to, kaya kung mapapansin nyo sa mga learning activities na pinapagawa ko sa inyo, no, hindi na pinapasagutan, pinapagawa nila yan, kasi gusto ko mag-focus kayo dun sa mga changes that you are experiencing right now. Also, on the experiences or behaviors ng mga same age group na nakapaligot dun sa inyo. Sa either your classmates, baka may pinsan kayo, or kapatid na hindi naman kayo nagkakalayo ng edad. Gusto kong mapansin ninyo yung mga changes na yon, which is mga changes talaga na nangyayari sa stage na kinalalagyan nyo ngayon. Okay, so tatlo lang naman yung learning activities na yan. And hopefully, after watching this, you will be able to, again, reflect upon yung mga learning activities na yun. And also, ma-inculcate nyo rin sa sarili nyo yung mga learnings na mapupulot nyo ngayon. Okay? So, gusto ko lang din ulit sabihin na itong topic na to ay makakatulong din kasi yung first topic natin is about yung knowing oneself, tapos sumunod doon yung understanding the self, no? Kilala rin ang sarili, alamin ang sarili. Nang pagdating natin dito sa developmental stages, mas mapapalalim natin kung ano yung mga pinagdaanan natin. Ako, kaya pala ganito ako, at least dito sa 8 stages ng psychosocial ni Erik Erikson mamaya, no? At least makikita natin doon kung ano yung mga pinanggalingan, kaya ka nagkaroon ng ganyang personality. Okay? So, ganun kasi yun. Hindi yan pagising mo ngayong araw, ay ganyan agad yung personality mo. So, by undergoing itong 8 stages na to mamaya, so, pwedeng ma-realize natin, baka may tamaan dun sa mga examples ko, okay, pa-ma-realize mo na, kaya pala ganito yung personality ko, kasi yun yung pinanggalingan ko from my previous stages ng aking buhay. Okay, so kayo ay nasa dito kayo sa 14 to 16 o 14 to basta nasa middle and late adolescence kayo. So yung mga early stages ma-realize nyo na kaya pala may ganitong part ng personality ko kasi yun yung nangyari sa akin from the previous stages. Okay, so let's begin with the quote of our topic now is when puberty hits you, because really puberty happens during adolescence, no? Dito nangyari yung sa Facebook, minsan sa social media nakikita natin na ito yung itsura niya nung maliit siya, then puberty hits hard, no? Tapos biglang nagkaroon ng blow up dun sa tao. Okay, so dito kasi nangyayari yun. But first of all, let's define what is adolescence, no? Kayo yung mga adolescent kayo, no? Adolescence yung stage na dinadaan niyo. Ang ibig sabihin ng adolescence is young, youthful, to become mature. No? The period of life when a child develops into an adult. So yun yung crucial kasi doon. Nasa crucial stage kayo. Lahat naman ng tao, even your parents, kahit mga lolo-lola nyo, dumadito sa stage na to. Ito talaga yung pinaka-crucial sa kanila. Sa side ng parents nila po, so, si mama mo or si papa mo, nung dumaan sila dito sa stage na to, ito rin yung crucial part na pinagdaanan din pati ni lolo at lola mo. Kasi nga, ayun, so nasa ganitong stage, which is pinagdadaanan ng parents nyo ngayon sa inyo. No? So, ganyan ang buhay, ganti-gantihan lang yan. No? Kung paano nila nalulusutan kung sila lolo at lola nyo, so parang ganun na rin ang ginagawa niya sa kanila. Kaya minsan nababanggit ng mga parents niya sa inyo, pinagdaanan ko na rin yan, no? Magandang palusot ko na rin yan, no? Nagawa ko na rin yan noon, no? Kaya wag mo kong
huwag mo kong bibigyan ng ganyang rason kasi pinagdaanan ko na yan noon. Kasi to, tama nga naman, pinagdaanan natin lahat ito. No? At kayo ngayon pinagdadaanan nyo. Okay? No? Also, it is the state or process of growing up. Yun ang ibig sabihin ng adolescence. Nandun kayo, paulit-ulit ko sinasabi sa lahat ng video ko, nandun kayo sa gitna ngayon ng pagtawid. No? Hindi pagluntag, ha? Pagtawid. No? Kasi hindi nyo pwedeng laktawan ng adolescence. Diyan lahat nangyayari, makikita nyo dito mamaya, may mga advices si Sir coming from the book, parang generalize ko lang, lahat ng mga pwedeng may advice sa inyo ng subject na to ay ibibigay ko sa inyo para at least maganda yung pag-crossing ninyo dito sa stage na to. Lalo na yung iba sa inyo, nasa late na, no? Nasa papunta na kayo sa early adulthood. Okay? So, yun nga. Ang adolescence, pero ding composed of three stages, which is yung naging teenager kayo, yung early stage ng adolescence, which is yung 10 to 13, tapos yung middle, yung karamihan sa inyo ngayon, nasa 14 to 16. I think yung mga senior high na dito na ngayon, sa 17 to 20, yung mga grade 12 natin, nasa 17 to 20. So, nasa late, ano na sila, nasa late stage ng pagiging adolescent nila. Okay? So, yun. Yun yung adolescence. Now, para mas maintindihan natin kung ano yung personality and behavior na meron tayo ngayon, daanan natin si Erik Erikson, no? Si isang psychologist, at ano yung kanyang mga, ano yung naiambag niya when it comes to developmental stage. Kasi pinag-usapan natin ang developmental stage, hindi naman kasi, sabi ko nga kanina, hindi abrupt, hindi biglaan yung pagkakaroon mo ng ganyang behavior. It's a result, no? Or outcome ng mga previous stages na pinagdaanan ng lahat ng tao sa buong mundo, no? Kaya naging ganyan sila, naging ganyan ka. And kapag hindi natin na-address kasi ngayon yung mga difficulties na na-experience nyo as adolescent, pwedeng madala nyo kasi yung mga issues na yon as you grow older, no? Kaya merong mga, sabi natin, merong mga nasa late 20s na, nasa early 30s na, sabihin natin, minsan mga nasa 40 years old na, isip bata pa rin. Kaya yung maturity nila, wala pa rin doon. Bakit nagiging ganun? Ba't merong mga ganun klaseng tao? Kasi nga, hindi na-develop, or sabihin natin, hindi na-address yung mga issues doon sa mga stages na pinagdaanan nila previously. No? Halimbawa, ayun, kunyari, ba't kaya hindi siya nagtatagal sa isang relasyon? No? 36 na. Hindi pa rin hindi nagtatagal sa isang relasyon. Hanggang ngayon, hindi pa makapag-asawa. Paiba-iba ng mga karelasyon. Bakit kaya siya ganun? Kasi pwedeng sasabihin ng psychology, meron kasing kinalaman yan from the previous stages. No? Kaya mag-handle, ganun siya mag-handle ng relationship. No? Kasi merong mali from the previous stage ng kanyang buhay. Okay? So, yun yung aalamin natin. Sige. So, Erik Erikson, eight stages of psychosocial. No? Nagyan ko ng underline psychosocial kasi meron maraming klase ng development. For example, kay Sigmund Freud. Kay Freud ay psychosexual naman sa kanya. Pero five stages yun. Five stages of psychosexual. Itong kay Erikson, psychosocial. Ibig sabihin ng psychosocial, describes the impact of social experiences. No? Social experiences, ibig sabihin yung pakikipagkapwa natin. Hindi yung personal development natin, pero paano tayo na-develop in our society? No? Paano tayo na-develop? Yun yung concern ng psychosocial development. Paano tayo na-develop na dun sa nature, nurture, and personality? Kung maalala niya sa lesson 2, no? Yun yung dun sa knowing oneself. So, yun yung gustong sabihin sa atin ni Erikson na pinagdadaanan natin. And the development of ego identity. No? So, sa pagdaan natin dun sa mga sa social experiences na yun, throughout our lifetime, nagkakaroon tayo ng ego identity. No? Ano yung ego identity, sir? So, yun yung sense of self na paulit-ulit ko sinasabi. Sense of self that we develop through social interaction. So, yung mga sense of self na nakikilala mo yung sarili mo, no? Nauunawaan mo yung sarili mo sa pamamagitan ng pag-interact sa loob ng bahay, sa mga kalaro, sa buong komunidad, sa eskwelahan. So,
kung paano ka nakikipag-interact sa kanila at paano kanila nil-nurture. So, doon nade-develop yung ego identity mo, yung ikaw, yung sense of self. Okay? Also, believe that sense of competence, no? Yung kakayanan, yung sense of independence, no? Kaya ko to. Kasi previously, nagawa ko yan. Kasi maganda yung upbringing, no? Maganda yung reward and punishment na na-experience ko before. So, nag-develop yung sense of competence na also motivate behaviors and actions. Each stage is concerned with becoming competent in an area of life. So, each stages na yun, yung, at least yung first five stages nyo, yung sa inyo ngayon, at least yung first five stages na pinagdaanan nyo na, at yung panglima ay pinagdaanan nyo ngayon, ang concern niya is maging competent kayo doon. Ibig sabihin natin ng competent na nalampasan nyo, no? Yung challenges na doon, na-address nyo na maayos. Yung mga issues na pinagdaanan on that particular event of your life, na-address nyo ng maayos, no? At na-address nyo yun ng maayos because of your society, no? Ng social interaction. Na-address nyo. Hindi lang sabihin nyo, ha? Yun yung ibig sabihin na sinasabi mo, social. May kinalaman ang development mo sa environment mo. Okay? Lastly, nung gusto ko lang ipaintindi kay Erickson, if the stage is handled well, ito na, yung 8 stages na yun, or at least yung 5 stages na meron sa inyo, if the stage is handled well, yung sabihin yung, ano to, yung reward and punishment nga, no? na-address na maayos, the person will feel a sense of mastery, self-mastery. Kilala ko yung sarili ko. Na? Kung na-handle na maayos. But if the stage is handled poorly, sabihin hindi na-address ng tama ng parents, ng teachers, yung particular behavior mo on that particular event sa lifetime mo, dun sa buhay mo, pag hindi na-handle na maayos yun ng parents natin or ng teachers or ng family members, the person will emerge with a sense of inadequacy. Ano ibig sabihin ng inadequacy? So, ano, may doubt siya sa kanya, parang hindi sapat, may kulang, no? May kulang yung kanyang personality. Hindi ko kayang, yung kumbaga 20 years old na siya, or sa ilan din na lang, kunyari nasa 18 years old na, nasa 17, hindi pa rin niya kaya mag-decide on his or her own, no? Kasi nga nasanay siya nung bata pa lang siya, lahat na nag hindi siya pinapayagang mag-decide. Nung time na dapat meron na siyang independence on making decisions, hindi binigay yun sa kanya ng parents niya. Kaya nasa late stages na siya ng kanyang adolescence, hindi pa rin siya marunong mag-decide. So may kinalaman yung something. So yun yung sabihin ng poorly managed, yung particular event ng buhay. Now, sige. At ang nangyayari doon, nagkakaroon ng identity crisis or issues. So, nandito sa'yo. Okay, so simulan mo na. Sa libro ninyo, makikita nyo yan from page 37 hanggang 38. May discussion dyan. Pero, mas binigay ko na lang yung development or competence. Ano yung na-develop sa inyo on that particular stage? Pag hindi naman, pag na-poorly manage yung crisis and issues. Okay? So, titingnan natin dito yung ano yung conflict. Kasi conflict yung tawag ni Erickson dun sa ano eh. Sa kanyang psychosocial development. Every stage na nangyayari sa lifetime natin, merong palaging conflict na nangyayari. And on how are we going to address those conflicts, doon nagkakaroon ng development or underdevelopment. So, kapag na-develop, kapag na-address ng maayos, yung 8 conflicts na yun, nagkakaroon ng development or ng competence. Ito yun. But, kapag hindi na-manage yung mga conflict na yun, crisis or issues ang palalabasan. So, mamaya tingnan natin. Kilala nyo na yung sarili nyo from the previous 2 videos, no? Yung knowing oneself and understanding the self. So, ngayon, dahil kilala nyo na yung sarili nyo, ma-address nyo, mas mapapalalim yung pagkaunawa nyo sa sarili nyo na kaya pala ganito ako. No? Kaya pala ganito ako. Kasi previously, hindi ganun yung pag-manage sa akin. So, simulan natin yung 8 stages ni Erik Erickson. Okay?
First is yung trust and mistrust. Maganda sa sundan niyo sa book niyo while watching this. Sundan niyo na sa table ng inyong libro, page 37 to 38. Okay? So, trust versus mistrust, ang important part dito ng ang age nito sa mga babies ano, ay from infancy. Infancy ibig sabihin birth sa pagkapanganak hanggang sa kanyang 18 month, no? So, yun. Ano yung meron doon? So, feeding and care. So, parang sa bata lang yun, eh, baby. Kasi parang wala siyang, wala siyang pakialam sa mundo, no? Pero sasabihin ng psychologist at hindi, may impact yon sa personality mo. So, ikaw, of course, pag sinabi kong alalahanin mo, ano nangyari, syempre wala tayong matatanggal mo sa infancy natin, no? Pero, ang concern doon is yung feeding and yung caring ng ating mga caregivers. So, ano yung mga caregivers? So, pwedeng si parents, pwedeng si lolo at lola, pwedeng si tito at tita, at pwedeng yung kumayaya, no? So, yun yung mga nagpalaki, yung pagkapanganak, nag-alaga sa kanila. Ito yung mga tao, social tayo, ito yung impact ng mga tao nung infant ka pa, nung baby ka pa. Yung kapag umiiyak ka, napoprovide, sabihin ako ah, yung pag umiiyak ka, dahil gutom ka, napoprovide yung, ano to, yung need mo na yon na dumete, sabihin natin. Tapos, every time na kailangan mong matulog, dahil baby ka, napoprovide, napapatulog ka, na, ano, yung uyayi, no, na, yung uyayi, ano ba sa, mas malalim na babaw mo Tagalog ng nahihendi ka, no, nung kapag pinapatulog ka. Kahit na gano'n lang yung ginagawa sa bata, may impact yun sa personality niya or sa kanyang behavior. At kapag maganda yung pag-address ng parents, ng caregivers dun sa baby, ang nandating talaga sa kanya ay security. No? Sana sa pabasa niyo kung nasa video. No? So, anyway, sinasend ko naman yung capture niya sa whiteboard. You feel safe and secure in the world. No? So, yun ang tumatatak sa bata, dun sa baby. No? Na everything na iiyak ako, merong security na dahil gutom ako, may nagpapagay sa akin. Every time na kailangan kong matulog, merong humihingi sa akin. Wala din yung sense of security. Hindi yung pinapabayaan lang na magutom, pinapabayaan lang na umiyak yung baby. Yung baby ha, yung infant na pinag-usapan natin. Now, kapag hindi na-address yun, during that stage, dun sa infancy, ang nangyayari is mistrust. World is inconsistent and unpredictable. Okay? So, yun yung nangyayari sa baby. Na nagkakaroon siya ng sense na incompetent, no? Inconsistent, unpredictable. Ano yung mga bagay na yun? Hindi pa na pwedeng pagkatiwalaan ang mundo. Kasi yung tipong, yung sense na yung mga nakapalimot na sa akin, mismo mga magulang ko nga, hindi kaya i-provide yung care and yung feeding na kailangan ko, how much more yung mundo. Kasi yung paglabas ko pa lang sa mundo, wala na agad, walang care agad yung mga nakapalimot sa akin. How much yung mga nasa. So, ganun yung nangyayari. Next stage is yung autonomy versus shame and doubt. Ito ay early childhood, which is 18 months up to 3 years old. So, 18 months to 3 years old. Ito na yung medyo malikot na yung bata nito. Kung meron kayong mga kapatid, ano, na ganitong nasa 3 years old pababa, na malikot na, tumatakbo na, lumalakad na, naglalaro na. Okay? So, nandun sila sa stage na to. At yung autonomy versus shaking out, yung conflict. Ang ibig sabihin nyo, concern ng stage 2 na to is yung toilet training. No? Toilet training or yung mas magandang term, holding on and letting go. No? So, kapag ganitong bata, kayo, dumaan kayo sa ganitong stage, ito na yung hinihiwalay na kayo sa diaper, kumbaga. No? Kasi tinuturoan na kayo ng toilet training. When to, kapag na, pag na, na iihi kayo or napupupo kayo, kailangan nyo nang i-hold yun. Kasi meron ng time for letting that go. So, yun yung training na meron nito. Autonomy, ibig sabihin, kaya mo na yung sarili mo. Or shame versus doubt. Okay? So, maganda tong stage na to eh. Okay? So, ano yung mga development or competence na nangyayari sa early childhood, no? Dun sa child?
na nasa ganitong stage. So kapag na-address na maayos, kunyari naturuan siya ng tama, na kung paano yung holding on and letting go, kunyari naturo sa kanya na baby ha, magsasabi pag pupuko na ha, o kaya baby, wag mili sa swimming pool, magsabi kay mama, magsabi kay papa para sasamahan ka namin. Now kung naipaintindihan dun sa baby, nagkakaroon siya ng autonomy na dapat pala lahat ng bagay, hindi pwede yung kagaya pa nung early stage yung pansin na basta lang, basta pag naiiyak ko, iiyak ko na nagdudumi yung bata, dudumi lang siya, kaya nga may diaper. So sa ganitong stage, dapat na tututunan na ng bata yung control na yun, yung simpleng pag-control na yun. So kung meron kayong mga kapatid na nasa late childhood na, kung sabihin natin mga elementary na, nasa grade 1 na, or nag-aaral na, tapos naka-diaper pa, pag matutulog, or umiihi pa sa higaan, o baka mamaya sa inyo, mayroong mga sa inyo na umiihi pa sa higaan. So, let's analyze kung baka nagkaroon tayo ng problema doon sa early stage ng ating childhood, no? Yung 3 years old pababa. Kasi hindi siguro tayo naturuan when to let go and when to hold on ng ating dumi, sabihin na natin. Okay? So, yun. Personal control, sense of independence. Okay? So, natutulog din agad dito sa bata, pati sa autonomy, sa sarili, kakayanan niya, kaya niya nang kontrolin yung dumi, and nade-develop din sa kanyang independence kasi meron ditong food choices na binabanggit ng food choices, toy preferences, clothing selection, and being confident. Okay? So, medyo nawala ako doon kasi nag-grass cutter sa baba. ayan. Panggalingan ko na lang ulit yung dito sa number 2, sa autonomy, which is yung nade-develop sa bata yung independence at yung sense of control, no? Even not just by holding on and letting go ng kanyang sariling dumi, also by preferences. So, tingnan natin yung mga 3 years old and below, makikita natin yung kaya alam nila kung ano yung gusto nila kung laruin, no? Alam nila kung ano yung toys na gusto nila. Meron na silang paborito, no? Na pagkain, na kahit na araw-araw yun ang kinakain nila kasi yun ang paborito nila. So, yung mga ganung bagay, may kinalaman yun. Simpleng pagkain lang yun, simpleng laruan lang yun, pero nakakapag-develop yun doon sa conflict na sa autonomy, no? Sa kakayanan, sa sariling kakayanan ng child doon sa stage na yun. Halimbawa, ang bata, kahit na, kaya makipapansin natin sa mga 3 years old and below ng mga bata, kahit hindi niya laruan, kapag gusto niya yung laruan, lalaruin niya yan. Iiyak pa yan pag hindi niya nakuha. Kasi nga, para sa kanya, yun yung gusto niya. At dapat na-address ng parents yun. Kasi yung ibang parents, porket hindi dun sa bata, no? Tinatrato siya na matanda na tinuturuan agad yung ganung edad na huwag mong kukunin yan, hindi yan sa'yo. Okay? Yung ibang nag-aalaga naman, bad yan, hindi yan sa'yo, kinukuha mo. So pag mga ganong tapos hindi hahayaan yung bata na laruin yung preference na toy na gusto niya, no? Kasi ganoon ang bata eh. Kaya sa pinapaintindi ko rin palagi kung may nakakausap ako ng magulang na kapag yung ganyang edad, hayaan mo maglaro kasi hayaan mo magkalat. Hayaan mo maglaro, hayaan mo magkalat kasi nga bata 'yan. So ito kasi yung nadedevelop sa kanya. At kapag hindi mo in-address yung mga bagay na 'yon, pwedeng hindi siya ma-develop at crisis or issues ang mangyari sa kanya. Okay? So toy preferences, clothing selection, and being confident, no? Kasi alam nila na kapag ito yung option nila, ito yung choices nila, na-reward sila. Nagiging confident yung bata kahit na 3 years old pa lang yan. Pero kapag sinabi niya na ito yung gusto niya isuot, ganito yung kulay, anong klase ng damit, pag sinabi, pag binigay mo yan sa kanya, at natuwa siya, at kapag meron siyang pinipili, talagang nagugusto na nabibigay ng parents, maganda yung resulta nun sa bata. Kasi tayo, minsan yung parents, yung nag-aalaga, tinatrato natin yung mga bata na adult, na hindi naman talaga dapat. Okay? So, yun yung kasi ang mangyayari sa bata kapag na-address yung autonomy na yun. Ngayon, pag hindi in-address yun, kunyari, hindi, ito ang isuot mo, ayaw mo nung bata, pinilit nung parent na hindi, ito yung isuot mo. Alala ko nung nakita kong picture na pinipilit nila yung bata na magsuot ng bagay na ayaw na hanggang sa umiyak yung bata. Naku,
yung sa mga nakaka-intindi sa psychology, that's very alarming doon sa bata. Yung tipong isinusuot mo, isinusuot niya doon sa baby girl, yung fashion na talagang shining, shimmering, splendid, no? Sinusuot doon sa bata. Tapos yung bata ayaw isuot at hanggang sa umiyak na lang, no? Hanggang sa nagawin sila ng nanay nila. Kala ng nanay, nakakatuwa kasi parang ginagawa niyang Barbie doll yung kanyang anak. Pero doon sa bata, naku, napaka-alarming nun kasi nakakasira ng identity ng bata. Nakakasira yun ang kanyang autonomy. Yung pag sinabi ng bata na ayaw ko nga, pinipilit ng magulang. Ngayon, magkakaroon ng kapag ganun yung nangyayari sa inyo mga kapatid. Kapag ganun ang nangyari sa inyo mismo mga kapatid during your early childhood, pwede magkaroon kayo ng sense of inadequacy and self-doubt. Na wala kayong tiwala sa mga decision making ninyo. Ano? Hindi, parang sinasabi ko, inadequate. Gusto ko to eh, pero alanganin ako eh. Gusto ko yung mga bagay na to, pero hindi ako sure. So, inadequate ka kasi kung early childhood mo, hindi ito yung na-develop. Nagkaroon ng crisis during that stage. Kaya hanggang ngayon, alanganin kang mag-decide. No? Indecisive ka. Hindi ka firm sa mga decisions mo. Okay? Kasi nga, nung bata ka pa lang, meron kang gustong laruan. Hindi ibigay sa'yo, kasi bawal daw. Eh, 3 years old ka pa lang nun. Diba? Parang ganun lang yung simple mentality ng mga parents, pero grabe yung impact sa mga bata. No? Gusto mong maglaro ng lupa noon. Sinabihan ka agad na bawal, marumi, maraming bulate. Ano, ganun kasi yung mga parents noon eh. Nakapag yung maliliit ka. So, anong mangyayari sa inyo? Yung may preference ka na gusto mo sana magtampisaw sa ulan, no? Yung simple paglundag ng mga bata sa ulan, tapos sasawayin ng parents na wag, kasi nababasa siya. No? Yung mga simpleng ganong decision making, yung mga simpleng autonomy na pinapractice and independence na pinapractice ng mga 3 years old and below, napakahalaga yun sa upbringing ng bata, doon sa development ng bata. Kasi nga, kapag naisip niya na, pwede kong gawin ito, hinayaan ako, nakuha ko yung gusto ko, ibig sabihin, nagkakaroon siya ng sense of independence, autonomy. Pero, kapag siya ay pinagbawalan, sinaway, pinagalitan, pinalo, kasi ginawa niya yung bagay na yun, ang nangyayari sa bata, sense of inadequacy and self-doubt. Yeah? Gusto ko lumuntag sa ulan, ay hindi pwede, papaluin ako. Ha? Gusto ko yung ganitong bagay, baka pagalitan ako, baka mali ang gawin ko. Kasi nga, during that stage sa buhay ng tao, ay yun yung experiences niya at nadala niya yun sa kanyang pagtanda. Okay? So yun yung level 2. Okay? So stage 3, initiative versus guilt. So 38 tayo, late childhood yan. 3 to 5 years old. So ano na to? Parang nasa kinder na to, no? Nasa kinder ba? Oo, tama, nasa preschool na to, yung mga ganitong edad. Ang concern naman dito is yung exploration ng bata. Exploration. So, ano yung mangyayari sa initiative versus guilt kapag na-address ng tama yung mga conflicts na to? Yung assert their power and control. Direct in place as a purpose and can lead others. Okay, so iisipin natin siya parang ang early naman ng 3 to 5 para mag-lead, no? Para maging leader. Ang early naman ng 3 to 5 years old, yung late childhood, para mag-assert ng kanilang control and power. So, kung titignan natin sa edad niyo o sa edad ko, parang oo, parang wala namang simple, walang kwenta, nonsense naman yung mga sinasabi dito sa development and competence. Pero pinag-uusapan natin dito, tingnan natin kung paano maglaro yung mga 3 to 5 years old. Na? So, ito na, yung mga bahay-bahayan, lutu-lutuan, okay? So, yung mismong mga bata sa ganitong stage, alam nila yung mga nilalaban nila, at nagkakaroon na sila ng ano to? Nagda-direct na sila kung anong lalawin nila. Okay? Kunyari, meron mga 3 to 5 years old sa inyo na magpipinsan, na magkakaedad sila sa 3 to 5. Pansin nyo, nag-uusap-usap na sila kung ano yung mga lalawin nila. O, ngayon, umaga, after nila mag-breakfast, magluluto-lutoan sila. Bago mag-lunch time, nagbabahay-bahaya na sila. Okay? O, pagkatapos nila matulog sa hapon, kung ano na namang laro ang mapag-tripan nila. Okay, so yung mga simpleng bagay na gano'n, yun yung nagtuturo sa kanila ng sense of purpose and sense of leading others. Simpleng laro lang yun,
pero may nadidevelop sa kanila, ah, kaya ko palang mag-direct na. Hindi sila aware doon, pero nadidevelop yun. Hindi, again, ah, yung mga children, yung mga bata, 5 below, hindi sila aware na merong development na nangyayari. Pero pag hindi na-address ang tama, dadalhin nila yun hanggang sa kanilang pagtanda. Okay, so pansinin natin yung mga 5 years old na naglalaro, okay? Meron na, nag-uutosan na sila. So, ikaw, kunyari, ikaw yung ang laro nila ay tutulutuan. Kung ako yung chef, ikaw yung waiter, mga ganong klaseng laro. Meron ng directing sila mismo, kasi yung mga 3 and below, basta laro lang, basta magkalag lang. Medyo organized na kapag nasa 3 to 5 years old na yung kanilang play. Okay? So, yung mga bagay na gano'ng simpleng paglalaro na yun, yung simpleng encounter na yun sa mga kalaro, directing play, choosing kung ano yung roles nila during the play. So, dapat address ng tama yun. Hindi yung bawal maglaro agad. Ang dami kasi parents sa ganun eh. Paglaro, bawal. Eh, nandiyan yung development ng bata. Interaction. Okay? So, yun. So, kapag hindi nga na-address, merong sense of guilt, lack of initiative. Ayaw ko na lang. Kasi, kung 3 to 5 siya, gusto niya maglaro. Gusto nila maglaro ng mga magpipinsan. Sabihin ng mga magulang, bawal maglaro, matulog. Bawal maglaro, tumulong kayo sa mga 3 to 5 years old kasi pwede na mga kaya na mag, may mga kaya ng responsibilities na gawin. No, hindi pinapalaro. Pinapaaral lang, pinapatulog, yun ang palaging ginagawa. So, yung bata nagkakaroon ng sense, nagkakaroon ng lack of initiative. Sige nga, wag ko na lang gawin. Wag ko na lang gawin. Pagtanda nila, yun ang nagtatala nila na every time na meron akong decision na gusto kong gawin, dahil hindi nagagawa, sasabihin nila ng kayo, pwedeng ganun kayo ngayon na huwag na nga lang. Huwag na nga lang. So, fear of being wrongly judged. Yan yung result. Yan yung crisis. Yan yung issues kapag hindi na-address ng tama yung early, yung late childhood na stage na to. Na every time na mag-design yung bata, huwag na nga lang. O kaya gusto kong gawin yung isang bagay, baka ma-judge na ako ng ano, baka ma-judge lang ako. Maraming ganyan sa inyo eh. Ayaw nyo kasi baka ma-judge kayo. Kasi nung late childhood nyo, actually, yun yung nangyari sa inyo. Yun yung mga decisions nyo na gusto nyo maglaro, hindi kayo pinayagan. Meron kayong mga roles na gusto mangyari, hindi kayo pinayagan. Nag-judge kayo na mali yung ginagawa ninyo. Imbes na supportahan kayo during that stage, ay pinigilan kayo. Kaya hanggang sa edad nyo na yan, ang nangyari sa inyo, huwag ko na lang gawin. Baka ma-judge ako. Sa atin, parang, basta gawin yung personality ko. Actually, sasabihin sa atin ni Erickson, hindi yun ngayon lang nangyari. Nangyari yan during your early childhood. Okay? Next is yung industry versus inferiority. Ito ay nasa 6 to 12 years old. So, ito yung stage na pinanggalingan ninyo. Tama ba ako? Oo. Ito yung stage na pinanggalingan ninyo. Yung industry versus inferiority. So, school na to. Elementary days, yung usual na nangyari dito. So, nag-aaral na yung bata na to. Nag-aaral kayo yung time na to. So, tingnan natin kung ano yung mga nangyari during your elementary days. Na-address ba siya? Using 8 stages ng psychosocial ni Erickson, na-address ba siya? Or nagkaroon kayo ng issues during your elementary days? Ano mga nangyari? So, sa industry and inferiority is fully responsible, which is dyan sa regular niyo, parents and teachers. Dito napapasok yung reward and punishment. Paano kayo pinalaki? Paano, ayun, naalala ko, no? Dito pala sa, ito, sa autonomy, shame and doubt. Bigla ko lang na-recall. Meron kasi yung mga ugali tayo, mga matatanda, na kapag yung bata ay umihi sa higaan, yung ganitong edad, hindi kayo. Kayo pag umihi kayo sa ganitong edad, yung ganyang edad nyo, dapat lang talaga kayo pagalitan. No? O dapat lang kayo ipahiya. Let's say, gano'n na. Pero yung mga 3 below, no? Kapag umihi sila doon, tinatawanan sila ng mga pinsan na mas nakakatanda. Tinatawanan sila ng mga nag-aalaga sa kanila. Pag yung bata tinawanan tapos umiyak dahil umihi siya o umupo siya ng wala sa lugar o wala sa oras, tapos tinawanan. So, sa atin okay lang mga matatanda, sa inyo okay lang. Sa kanila mga kalaro okay lang.
umihihit, parang tinutukso na nakainig. Tinan niyo yung trauma nun sa bata. Kaya talaga nagkakaroon siya ng self-doubt. Na ganito na nga yung nangyari sa akin, ginawa ng tao. Pwedeng ganun yung, may ganun eh. So kung kayo may mga kapatid kayo, iwasan niyo yun. And please tell your family members na iwasan niyo na gawin dun sa mga 3 years old and below. Iwasan ipahiya yung mga bata. No? Iwasan ipahiya dahil pag napahiya yan, dadalhin niya hanggang sa pagtanda. Okay? So sige, balik tayo dito sa elementary days niyo. So nagkakaroon dito ng development, they develop sense of pride in their accomplishments and abilities. So ito na yung mga nagsisimula na silang mag-discover ng mga sports. Dati, tutulutuan na yung alam. Ngayon, nagpa-basketball na, elementary days to ha, nagpa-basketball na, volleyball, running, athletics, sabihin natin ganun. Tapos meron ang accomplishments kasi grade 1 pa lang, may honors na agad, di ba? So yung mga ganong sense of accomplishment, kapag na-address yun, nabigyan ng reward yun, oh, ay maganda yung magiging outcome nun. So sa inyo ngayon, yung merong mga sense of pride, no, yung may tiwala sa sarili na regardless kung anong kung nasa ano ko, no, kung nasa ang level ako, as long as minsan nga eh, kahit na wala akong award kasi alam ko yung galing ko, ibig sabihin yung elementary ka talagang nagkaroon ka ng reward. Even yung simple na pagtutupi ng higaan, no, yung mga bata, yung mga elementary na dapat tinuturuan na yan kung paano maglinis ng kanilang katawan, paano magbihis, no, ng sarili, paano magdikpit ng kanilang higaan. Kung yun ako comment, no, na pinapalakpakan, ina-address ng maganda ng mga parents, nagkakaroon ng sense of pride, nagkakaroon ng sense of accomplishment yung mga bata, no? Hindi mo kailangan ng award ng elementary para parents, no, kung yung mga parents niyo baka pwede yung sabihan na hindi nyo kailangan ng award nung elementary nyo, ha? Hindi nyo kaya, hindi nyo, sana huwag nyo pilitin yung mga anak ninyo na magkaroon ng award sa academics lang bago nyo pupulihin. No? Kahit sa sports yung kanyang accomplishment, kahit yung simple accomplishment and task na nagawa niya sa loob ng bahay, pakipuri po yun. No? Purihin yun yung mga accomplishments na yun. Kasi dadalhin niyo yun ng bata hanggang sa kanyang pagtanda. Pero kung bata pa lang, hindi tinuruan ang nasa mentality ng mga magulang, kailangan lahat ang award nasa school lang. Hindi pwedeng award na yan pag mga nasa bahay lang yung ginagawa na ito. Napakamali po nun. No? Masyadong mataas yung expectation. Masyadong mabigat, no, yung binibigay natin burden sa bata hanggang sa paglaki. Kaya hanggang sa paglaki na lang, ito na nilang sa kanila. Mediocrity and inferiority. Kasi lahat na lang ang gawin nila, yung bata mahina sa academics, pinipili sa kanya maging magaling sa academics. Pero yung bata, hindi na-realize ng magulang, magaling pala sa sports, athletic pala yung kanyang anak. Pero pinasuot sa anak niya yung academics. No? Hindi ko sinasabi huwag mag-aral. Sinasabi ko lang huwag ipilit. Dapat nandun yung parents eh. Dapat na-realize yung parents kung ano yung gift ng kanyang anak at tulungan niyang i-develop at makita ng kanyang anak yung kanyang gift, yung kanyang talent. Hindi yung puro school lang. No? Kapag hindi nakatap sa school, walang award. Pag hindi nakatap ng, pag hindi mataas ang grade, dahil sa'yo, parusa. Walang pagkain, sabi natin nga nung ikukulong sa kwarto, bawal maglaro. Naku, Diyos ko po. Yung elementary, ganun ang gagawin mong punishment. Naku, medyo kulit yung gagawin niya. Ayaw ko na mag-strive. Kasi lahat ng strive na gawin ko, hindi naman na. Ayun yung sinasabi natin palagi, kapag may ginawa akong tama, hindi mapapansin. Isa lang gawin kong mali, hindi na mapapansin. Kasi ang daming magulang na ganun. Na kapag hindi related sa academics ang award, hindi nila pinapansin. Pero yung anak nila, nakapaghugas ng pinggan ng maayos, naayos yung pinggan, naligpit yung pinainan, pagising, naayos yung higaan, wala. Walang sinasabi yung magulang. Pero pag merong mali, pagpapag-uwi ng bahay, yung magulo, yung elementary na bata, naglalaro sa labas, tapos ang dumi ng bahay, papagalitan. So yung bata, sige na lang, hanggang sa pagtanda, ayoko na mag-strive. Ayoko na mag-effort. Kasi kahit naman galingan ko, hindi ako makapansin. Kasi nung late childhood niya, anong elementary days niya,
yun yung experiences niya. Yung mga simple simple things na ginagawa niya ay hindi napapansin. Merong standard na mataas yung parents na kapag ito hindi nagawa, wala kang laruan. Pero yung mga simple hindi napapansin. So dapat simple accomplishments, simple responsibilities na na-acquire ng bata, dapat yun ay pinupuri ng parents. Kasi yung sense of pride na napansin ni mama, ni papa, na yung simpleng ginawa ko ay bininhan ako ng McDo, sabihin natin, dadalhin yun ng bata ang sa kanyang pagtanda. Okay? Next is yung, ito na, sa edad nyo. Identity versus role confusion. So dito sa identity and role confusion, nandito na yung 12 to 20 years old. So pasok dito si adolescence. So yan sa libro nyo, adolescence yung stage na to. Yung conflict na inaano natin dito ay yung identity versus role confusion. So dito na papasok si identity crisis. Mamaya mas mapadiscuss din natin dun sa skills and tasks ng mga edad nyo. Okay, so ano meron dito? Social relationships. Hindi lang intimate relationships, pati friends, no? Yung mga peers ninyo, classmates, friends, yung mga nakapalimot sa inyo. So, dito nagkakaroon yun. Kasi during this stage, mag-develop yung inyong sense of self. Kasi kaya marakabarkada yung edad nyo. No? Kasi pansin ninyo kami mga teachers na, yung mga ganitong edad namin, nasa 30 plus, ba't kaya hindi na kami masyadong mabarkada? Marami kami katrabaho, pero hindi na kami mabarkada. Kasi nga tapos na kami sa stage na yan. So, joke lang, pero pwede yung i-take as serious, pwede yung baliwalay nyo lang. Yung mga mahilig mag-post ng solid, yung batch nila, no? Nga. yung parang yung tinutok sa base sa mga senior high na dumaan eh. Yung kapag nakikita-kita palaging solid, walang iwanan, walang kalimutan. Opo, ngayon nasasabi nyo yan. Pero darating yung time na magkakaedad kayo. You will age, you will grow, you will mature. No? So ngayon kasi, parang hindi kayo mapaghiwalay na hindi kayo mapaghiwalay sa isa't isa kasi nga nasa stage kayo na gano'n. Social relationships kasi yung meron sa inyo. Nasisituate mo, na-identify mo kung sino ka, kung sino yung mga kasama mo. No? Kasi nandun kayo sa identity eh. Kaya nga identity versus role confusion. So yung identity ko, lalaki ako, mahilig ako sa sports. No? So, doon ako sasama sa mga lalaki na mahilig din sa sports. So, ang nangyayari doon, nagkakaroon ng identity. Okay, we are a circle of friends with the same identity. Now, kapag hindi tama yung pag-address doon sa conflict na yon, nagkakaroon ng role confusion. Ibig sabihin, nagiging antisocial, weak sense of self, and confused. No? Hindi niya alam kung ano ba ako, saan ba ako magaling, ano ba personality yung anong personality ba yung pupuntahan ko? Ano yung identity ko? Sino ba yung dapat na sinasamahan kong barkada? No? Meron ganun siguro sa inyo, pero okay lang yan. Nandun pa kayo sa stage na yun, huwag kayo mag-alala. Kaya dapat sa parents nyo, tingnan nyo yung mga parents nyo kung galing ka sa inyo. Pinapagalitan kayo pa nakikita nila na hindi maganda yung influence ng mga friends nyo sa inyo. Yung mga dinadala nyo sa bahay pag hindi maganda yung influence sa inyo, pinapagalitan kayo or hindi kayo hinahayaang sumama sa kanila kapag mayroong mga laban. Pero, pansin niyo rin, kapag yung parents ninyo, alam nila na good influence yung mga friends ninyo, doon ka lang nila pinapayagan. O, sino mga kasama mo, sila yung mga good friends mo, yung mga para sa parents mo ay good influence, mga studies lang, hindi umiinom, no? Walang mga bisyo, tapos pag lumabas, talagang sila lang, doon ka pinapayagan. Pero once na nagpaalam ka na iba yung circle of friends na pinapayagan, na pinapaalamanan mo na sa samahan, hindi ka pinapayagan. Bakit kaya? Kasi nandun yung concern ng parents na nasa stage ka kasi na hinahanap mo yung identity mo. Ngayon, anak, pag binigay kita doon sa mga friends na ganito yung klase ng identity, birds with the same feathers flock together, kapag binigay kita doon, anak, pag pinayaan kita, anak, na sumama doon sa kanila, dahil nasa ganitong stage ka, ilalagay mo yung identity mo sa identity nila. Yan yung yayakapin mo identity.
yung bad influences na yun, yung mga peers na ganung klase. Now, kaya si mama, si papa, hindi piling sumama ka dun sa mga good friends. Kasi yun yung dun, para sa kanila, sana masituate mo, malagay mo yung role mo, yung identity mo, dun sa ganitong klase ng mga tao. Hindi sa mga bad influence, kundi sa mga good influence. Kaya minsan mo kayo magalit kapag, bakit kaya pag ito yung mga kasama, hindi ako pinapayagan. Pag ito, pinapayagan ako. Samantalang sila yung gusto kong kasama, ito sila, mga boring naman kasama to, pero dito ako pinapayagan ni mama. Concern lang si parent, no? Na sa edad nyo kasi, yun yung ano nyo eh. Nag-struggle kayo on finding out your identity. And by finding out your identity, kailangan nyo ng validation kung ano yung identity nyo. Kunyari, madaling mo sa sports, basketball, then sasamahan ko yung mga nagbabasketball. So, nagkakaroon ako ng identity na, okay, belong ako dito. Now, kapag sumama ka sa iba, kunyari mga accounts yung mga isang barkada, nakikita mo na, ay hindi ako fit sa kanila. So, hindi itong sasamahan ko. Ngayon, pagdating naman sa issue ng bad influences, ayun, eh lahat ng masama, masarap. So, sabi nga nila, so minsan na-drug kayo, tayo, dun sa bad influences na yun. Kasi nga, okay, ito yung nag-smoking, for example. Okay, ito pala yung magandang, ano, nakaka-acquire ka ng identity. Cool kasi, no? Ang ganito sila mag-usap, no? Bastos yung mga pinag-uusapan. So, parang nakakita ka na, parang paso ako dito sa identity na to, no? Kasi nga nasa-explore, nag-explore ka ng identity. So, yun yung kinakatakot din ng parents natin. Okay? So, sa identity and role confusion, kapag hindi na-address yung inyong sense of self because of your identity, nagiging anti-social yung behavior nyo as you go along with your life, no? Weak sense of self and confused. Hindi nyo alam kung kanino kayo. So, malaking factor yung guidance. No? So, sa stage na to, if there are parents, or if you can talk to your parents, sana si parents during this time, hindi na siya yung manager, no? Hindi na siya yung manager na, hindi na siya dictator actually, na sasabihin niya kay anak na ganitong edad, kay anak na grade 11, na umupo, tumayo, bumili, balik, no? Hindi na siya dapat yung authoritative kind of parent. During this stage, dapat si parent, eh parang coach, hindi na siya dictator. Siya ay coach na hayaan ko si anak na gumalaw. Ngayon pag may nakita akong mali, teka na kanina dito. Ganun sa basketball eh. Sa basketball, si coach hindi naglalaro. No? Si player ang naglalaro. Just imagine, si parents ay yung coach, si anak yung player sa loob ng court. Ngayon, pag naglalaro si anak doon, hindi ka pwedeng pumasok coach doon sa loob at sabihin niya, ganito ang gawin mo. Hindi pwede. Ang gagawin, you will call time out, then talk. Usap tayo, ganito dapat ang ginagawa mo sa field, ganito dapat ang ginagawa mo sa loob ng basketball court. Mali yung ginagawa mo ganito, ito dapat. Ganun na dapat si parents mo yun. No? More of coaching hat yung suot niya. Coaching personality yung daladala ni parents niya na nak, parang sablay yun. Ha? Hindi yung, kunyari, later example, very concrete example. Si anak, alas 10 na hindi pa umuwi, nakita sa kalsada, kasama yung mga barkada, nagbebentuhan. Anong gagawin ni parents? Papagalitan doon. Alas 10 na to? Nandiyan ka pa sa labas? Gawain ba yan ang matinong babae? O kaya kung lalaki? Ganyan ka talaga pinalaki? Ha? Alas 10 na, nasa labas ka ba? Ngayon, ipapahiya sa harap ng mga kaibigan. Now, parents, kapag ano na nangyari, so, huwag nating asahan na magiging maganda yung development ng bata. Kasi those are frustrations. Kapag conflicts talaga ang mangyayari dun sa bata, kapag pinahiya mo sila. Kasi nga nandun na sila sa identity crisis na tinatawag. Dapat coaching hat, yung coaching na sombrero yung hawak niya. Hindi, parents, hindi ka pwedeng pumasok dun sa loob at maglaro sa daro na nilalaro ng anak mo. Panuorin mo kung ano yung ginagawa niya sa loob ng court. Ngayon, pag merong mali, hindi ko sinasabing tama lahat yung ginagawa ng mga anak natin, pero kapag may nakita kang mali, time out, talk to your child, no? Talk to your son, talk to your daughter. No? At sabihin sa kanya kung ano yung, paano tamang gawin, kaya ka nga coach.
You will instruct him or her kung paano yung tamang galawan sa loob ng court. Hindi yung papasok ka sa loob ng court, i-interrupt mo yung kanilang play. So, hindi ganun dapat yung parenting during this stage. Okay, so that's social relationships. So, lahat kayo nandito. Yung mga nanonood ng grade 11 ko, nandito kayo lahat. Okay? So, sa intimacy, binisan ko na lang ito. Intimacy versus isolation, ito na yung after college niyo or still during college kasi ang edad nito is 20 to 25. Pwede yung iba sa inyo nag-aaral pa, nagdo-doktor pa during this stage. Pero, most of the time, ito na yung ano to? Young adulthood at ayun, may mga trabaho na usually yung mga ganito. Ang na-develop dito is intimacy versus isolation. Relationships, hindi again dito sa taas, social relationships, friends. Dito, relationships, kasama na yung intimate relationship. Tingnan natin kung ano yung magiging, tingnan natin sila kuya, kung may kuya tayo na nasa ganitong edad na, or even late 20s yung mga edad, or early 30s na edad ng mga kuya. Ganyan, each step, paki-ano dito yung naka-asterisk sa akin. Each step builds on skills learned in previous steps. So, para maging matagumpay ka sa next step, may kinalaman yung previous step. So, dito sa intimacy versus isolation, para maging matagumpay ka dito sa iyong early adulthood na 20 to 25 years old, dapat na-address mo na tama yung nandito ka pa sa identity versus your confusion, which is yung adolescence mo. So, dapat na-address mo ito para maging successful ka sa following stage. So, ano yung sabihin nito? Kung maganda yung paghanap mo sa identity mo during your adolescence, maganda yung paghanap mo sa identity mo na na-classify mo yung sarili mo kung saan ka talaga belong. Nalaman mo kung ano yung personality na isusuot mo. Now, pagdating kasi dun sa early adulthood, kapag nagtatrabaho ka na, kapag meron ka ng intimate relationship, boyfriend, girlfriend, or mag-aasawa na, meron ka ng fiancé, sabihin natin ganun, mas magdadala mo yun. Kasi alam mo yung sarili mo, kaya alam mo yung sarili mo. Hindi mo ipipilit yung sarili mo sa maling tao. Hindi mo ipipilit yung sarili mo doon sa alam mo mag-aaway lang kayo in the future. Kasi nga, kilala mo yung sarili mo. Bakit ko ipipilit? Kesyo ba maganda? Kesyo mayaman? Kesyo basketball player? Yun na yung pupuntahan mo? Hindi ko sinasabi mali yung choices na yun. Ang sinasabi ko lang, kung tama yung identity mo, kung tama yung identity mo sa sarili mo, kilala mo yung sarili mo, alam mo na hindi mo ipipilit yung sarili mo sa isang tao na alam mo namang hindi kayo magiging compatible. No? Kaya nga marami naghihiwalay, marami nag-aaway ng mga mag-asawa. Or mag-boyfriend-girlfriend, kasi hindi nila na pag-desisyonan kung sino ba talaga sila. Yung tipong alam mo na pinilit lang nila na maging sila, kahit na hindi naman sila talaga nagkakaintindihan. Bakit sila hindi nagkakaintindihan? Kasi mismo silang dalawa, hindi nila naiintindihan ang kanilang sarili. Kaya kung hindi mo naiintindihan yung sarili mo, hindi mo kilala yung sarili mo, paano ka makikilala ng partner mo? No? So ako nga, hindi ko maiintindihan ang sarili ko eh. Tapos ikaw maiintindihan mo. Kung wala ang mangyari sa inyo, clash lang palagi. Away lang palagi. So yun yung sabihin mo dito sa each that builds on skills. So yung kung na-identify mo na maayos yung sarili mo during your adolescence, hindi ka mahihirapan sa sa intimate relationships sa iyong early adulthood. Now, nagkakaroon din kaya nito ang magiging development or confidence mo during this early childhood, early adulthood is yung strong, committed sense of relationship. Commitment toward others and sa trabaho mo at yung pakikisalamuha mo sa ibang tao, sa mga katrabaho mo. So, dito na nag-develop yan. Kasi, alam mo kung sino yung peers mo eh. Kasi itong mga ito pa yung high school kayo, magka-college kayo, maghihiwalay kayo ng mga kaibigan mo. Dahil pa naghihiwalay kayo ng mga kaibigan mo, magkakaroon ko na ng kanya-kanyang trabaho. At yung na-identify mo na sarili mo, yung tipong ano na, tipong kunyari yung mga kaibigan mo ganito nung high school. Tapos nag-college ka, dahil kilala mo yung sarili mo, alam mo na ito dapat din yung kaibigan mo. Nung pa nagtrabaho pa, alam mo rin kung sino yung mga magiging kaibigan mo dun sa world na yun. Hindi yung parang, ano ka, nandun ka sa emotional isolation. Emotional, ibig sabihin, sorry guys ha, hindi ko talaga alam kung sino yung magiging kaibigan ko sa inyo. Sorry guys ha, hindi ko kasi talaga, hindi ako close sa inyo, hindi ako affectionate kasi I just don't
feel na bilang ako dito sa grupo. Yung mga ganong klaseng tao, kung may kilala kayo ng mga ate kuya nyo na ganon, yung tipong kalaban ng lahat ng katrabaho nila, yung kaaway ng mga katrabaho nila, pwede yung may problema sila during their adolescence sa edad nyo ngayon. Kasi hindi niya na-identify yung sarili niya. Hindi niya alam kung saan siya bilang. Okay? So, yun. And also, magandang tingnan din dito no, sa sa strong and committed sense of relationship, yung pabago-bago ng mga karelasyon. No? Nabanggit ko yung manina. Bakit kaya, ano to, paiba-iba ng girlfriend si kuya, si ate, paiba-iba ng boyfriend, hindi sila nagtatagal. Kasi nga gano'n nangyari, hindi niya alam kung sino talaga yung gusto niya. No? Pag may mandigaw na ganito, sagot, bahala na. Tapos, break. No? Kasi nga, hindi niya na-identify yung sarili niya kung sino talaga siya. Next natin, number 7, yung generality and stagnation. Ito na, mahaba na to. Ito yung adulthood, 25 to 65 years old. Tingnan nyo, ang haba ng times pa na. So ano yung concern nito? It is the work and parenthood. Ano to? Responsibility. Okay? Building lives, no? So responsibility of building lives, focusing on career and family. Yan yung focus. So hindi ka makapag-focus sa family, hindi ka makaka-build ng iyong... Tingnan nyo sa mga hanggang ngayon nasa identity crisis pa rin. Asa may mga problema. So, pwede na, yung problema na pwede naman i-address yan. Ang pindihan basta, kasi problema mo ngayon, hindi ko ikinala sa kung sino ako may identity crisis pa ako. Porket ganyan, hindi na pwede i-address yan. Ma-address yan. Pero kung nandun ka pa rin ngayon, so, think future. Isipin natin kung ano yung mangyayari sa atin sa future. So, ikaw pwede. Mahihirapan ka mag-build ng family. No? Kasi nga, hindi mo alam kung sino ka, hindi mo alam kung anong klaseng parent, kung kanilang personality ang gagawin mo as a parent. No? Hindi naman ganun kahirap. Also, pag nagtatrabaho ka na, nasa careers na kasi ito eh, alam mo na kung saan yung magiging focus mo. Alam mo na kung saan ka nag-i-enjoy at the same thing, nagtatrabaho, kumikita ka, pero nag-i-enjoy ka. So, nandito na ito. Ngayon, kung hindi mo kinala yung sarili mo, trabaho ka lang ng trabaho hanggang sa mag-burnout ka. Trabaho lang, pera, trabaho. Pero hindi mo talaga nakikilala yung sarili mo na kumpara doon ka ba talaga. Okay? So, next, yung feeling of contributing to the world, home, community. So, tingnan nila na yan, mga ganito. Kaya pagtanda ninyo, marami yung susunod sa mga organization, sa mga writers club, sabihin natin, sa mga... Ito sa mga mountaineers, yung mga maraming club, maraming groups na napupuntahan at ang ginagawa nila ay, ayun, na-identify mo na yung sarili mo. So, kapag hindi ka kasi belong doon sa mga ganung klaseng grupo, pag wala kang grupo, parang walang sense of community. Kasi nandun yung sa edad na yun. Sa inyo ngayon, hindi ko alam kung wala yan. Pinipilit pa nga kayo mga mag-post na clean up, pinipilit pa yan kayo. Pero darating kayo sa edad na kayo mismo, mag-strive kayo, mag-effort kayo, na meron kayong mag-bring back sa inyong community. So, darating kayo sa edad na yan. So, kung ngayon, wala pa tayong magtitiga sa inyo, kasi hindi yun yung focus ng stage nyo. Ang focus ng stage nyo is yung identity. Okay? So, lastly, integrity versus despair. So, may kilala kayong mga matatanda na, ano to? No, yung parang hanggang ngayon, nag-struggle pa rin sila na maging authoritative kahit na matanda na, gusto pa rin nila maging authoritative. Ibig sabihin nun, meron silang regrets or bitterness. Ibig sabihin nung lifetime nila, hindi nila nagawa yung kanilang gusto. Hindi nila na-identify yung sarili nila. Kaya nung tumanda na sila, sa pagpalagi nila sa sabi, kung may ibabalik ko lang, sana ganito yung ginawa ko. So, merong regrets. Kasi yung kung tama yung napagdaanan nila during their entire lifespan, nandun yung kanilang sense of fulfillment. Now, advance ko lang agad sa inyo, no? Hanapin nyo yung sinasabi ko pa lang sa unang discussion pa lang. Hanapin nyo yung element ninyo. Kasi kapag nakita nyo yung talent nyo, yung gusto nyo mangyari sa buhay ninyo, yung gusto nyo maging kayo, at yun ang magiging trabaho nyo, mga kapatid, yung sense of self nyo, yung sense of fulfillment, hindi nyo ko questionin. Halimbawa sa akin, ano? Kahit na ganito lang yung trabaho ko, pero yung alam ko na gusto ko yung ginagawa ko, blessings follow. No? Hindi ko kailangan ng public, hindi ko kailangan ng limpak-limpak na sahod dapat magpupasok ko yung trabaho. Dito, kahit na ganito lang yung sahod ng sinakadami,
Pero dahil alam ko na gusto ko yung ginagawa ko, nai-enjoy ko yung ginagawa ko, masaya ako sa mga katrabaho ko, yeah? Nandun yung fulfillment. Alam ko na pagtanda ko, hindi ko ito i-regret. Yung na nandito ako sa place na ito, hindi ko i-regret. Sana kayo din ano, alam nyo kung ano yung yayakapin ninyong career, ng hindi trabaho, career. Ano yung yayakapin yung career na doon magiging, pagtanda ninyo, hindi kayo magkakaroon ng regrets. Okay? So, ayun, naka-isang oras na naman ako. So, punta na tayo dito sa changes during adolescence. Okay? So, first is cognition. Paulit-ulit tayo sa cognition. Ito yung sa mental level natin. No? Please accept na yung idealism na sinasabi natin. Pag sinabi kasi natin idealistic by the book, no? Karamihan sa inyo ngayon, hindi natin pinapansin yung totoong konteksto ng mga pangyayari sa mundo. Sa atin kung ano yung tama para sa isipan natin, kung ano yung nabasa natin sa libro, ano nabasa natin minsan sa social media. Kung yun ang tingin natin, idealistic na, ibig sabihin, sa'yo lang, tama sa'yo. Minsan sinasabi agad natin yan. So, pagiging idealistic din, nakalagay yan, bakit hindi? Why not? No? Pine-question natin yung authority. Pine-question natin yung changes to, ha, yung sinasabi ko, mga changes sa inyo. Makupansin nyo naman yan sa inyo, bakit kaya sumasagot-sagot na ako sa nanay ko? No? Sumasagot-sagot na ako sa tatay ko, kay ate, lumalaban na ako kay ate. Yung si Bunso, lumalaban na, kumapalag na si Bunso. Bakit kaya gano'n? Kasi nga nagiging idealistic na kayo. Na yung tipo na yung, kung sinabi kasi natin idealistic, porket naisip niya at for him or for her ay tama, ipo-voice out niya to. At para sa kanya, dapat paniwalaan ako na tama to. No, kaya nga lumalaban. Kaya nga palaging sa ganitong edad, nag-aaway kayo ng mga parents niyo. Kasi merong idea yung mga parents niyo, meron ng experiences yung parents niyo, pero sa inyo, bakit bawal? No? For example, mag-boyfriend o mag-girlfriend, tatanungin nyo, bakit bawal? No? Kasi para sa inyo, it feels so right. No? How can it be so wrong? No? Kaya it feels so right. Nakakahinig kaya ma, nakakahinig kaya papa. Diba? Pero, ayun, idealistic ka kasi. Na-feed ka masyado ng mga napapanood, ng mga napabasa, ng mga kwentuhan. Na-feed ka na masaya yung relationship. Pero si parents, alam niya by experience na during that stage, wala naman talaga nagtatagal. Walang, let's say, merong out of 100%, maybe 2% na high school sweetheart na naging sila hanggang dulo. Kaya challenge ko yun na sa mga boy, may boyfriend, girlfriend na yun. Paki-invite naman ako or paki-notify naman ako kapag yung jowa nyo ngayon ay nakatuluyan nyo. So, what's that? In 10 years time, 8 to 10 years after 2020, so 2030, yung mga mag-aasawa na, or pwede after 5 years, yung iba nag-asawa na, paki-notify ako, sir, balika. Kami nung jowa ko ngayon, hanggang ngayon kami pa. So, baka regaluhan ko pa kayo kapag nagtagal na yun. Pero, by experience, again, kayo kasi idealistic. Yung nararamdaman nyo ngayon, yung naisip nyo ngayon, para sa inyo, yan yung tama, yan yung totoo. Pero sa amin, because of our experiences, alam namin na hindi yan yung tama, hindi yan yung totoo, yan lang yung pinagdadaanan nyo ngayon. No? Pero darating yung panahon, you will realize na tama para si mama, tama para si papa. Hindi kami magtatagal. No? Again ha, kung yung mga alam ko, no, yung mga jowa ngayon, pakinotify ako after 5 to 10 years na sir, mali ka, naging kami mag-asawa nung jowa ko, nung grade 11 sa psychology subject mo sir. So, regaluhan ko pa kayo. Okay? Next is yung experimentation. Ito na. Yung sinasabi ko dito kanina sa adolescence, ano? Yung sa experimentation, dito na papasok na you are starting to experiment kung saan yung identity ninyo. Nasa libro pa rin ako dito sa page 39. Dito na papasok yung minsan para ma-identify nyo yung sarili nyo, papasok kayo sa mga maling barkada. No? Wala kong kaibigan eh. Kung kaso lang, itong mga barkada na to, for example, nanginigarin yung umiinom, tinanggap ka nila. No? Kasi dito kunyari wala kang barkada sa tropa ninyo sa klase na lang kunyari may face to face. Sa isang buong classroom, wala kang kaibigan. Tapos, pag umuwi ka ng boarding house or ng bahay ninyo, sa lugar ninyo,
meron ka mga kaedad doon na umiinom na rinigarilyo. Now, dahil wala kang kaibigan doon sa classroom, na-identify mo na, oh, tanggap ako ng aking mga kapitbahay doon sa amin, nagiinom sila rinigarilyo, tanggap nila ako. Now, na-drug tayo na para magkaroon lang tayo ng identity, kahit na mali, yayakapin natin yung identity nila, kahit mali. No? Ganun kasi yung karamihan sa atin eh. Porque kahit na mali yan, as long as na-identify ko yung sarili ko, doon ako. As long as meron akong identity na pinakamakata, pag sinabing ganitong grupo, mga umiinom yan, mga naiigarilyo yan, mga nabubugbog yan sa gabi, wala kang pakialam yun sa mga terms na yun. Ang mahalaga sa'yo, meron kang identity. No? Meron kang grupo. Hindi mahalaga sa'yo, it's either negative or positive yung grupo, as long as meron kang identity. Hindi mo mahalaga sa inyo ngayon. Okay? Ayun, mimicking and validation. So, ibig sabihin ng mimicking, parang mimicking nyo, ginagaya nyo yung mga, gusto yung edad nyo kasi parang minamadali nyo tumanda. Bakit hindi na ako mag-college siya, makapagtapos na ako at makapagtrabaho at kumita ng pera. No? So, dinaanan ko rin yun, kala ko pa nagtatrabaho ko, kaya ko nang bilhin ang buong mundo. No? Pero pagkatapos na magtrabaho, kuryente pa lang, no? Tubig, o kung umuupa pa kayo ng bahay, Diyos ko, yung sahod mo, hindi tatagal ng isang araw. Pero ngayon, di ba, kung makapag-ano tayo, pag ako nagkatrabaho, talagang ipapakita ko kina mama, kina papa na mali itong ginagawa nila sa akin. Talagang papakita ko sa akin na, ayun, nagkatrabaho. No? O ano ngayon, di ba? Pangbayad pa lang ng kuryente, ubos na agad yan. Okay? So, ayun, yung sabi ng validation at meaning, minamadali natin yung pagtanda natin. Kaya minsan, para ma-identify tayo ng ibang tao na mature tayo, minimimik natin, ginagaya natin yung ugali ng mga matatanda. Minsan, nagbibisyo, sabong, inom, sigarilyo, ano pa ba ito? Basta yung mga bisyo, no? Kasi karamihan lang nakikita natin yung mga matatanda, halos labas lang ng labas ng pera, yung mga mananabong ano, labas ng labas ng pera, yung mga manginginom, parang hindi naubusan ng pambili ng alak. No? Yung mga nanigarilyo, parang hindi naubusan ng pambili ng paninigarilyo. Ngayon tayong mga ganitong edad, kayong mga ganyang edad, adolescents, para nakikita nyo na, yun pala yung itsura, yun pala yung image ng pagiging mature. No? So, minsan, binimimig, ginagaya natin yun. Ah, okay, so try ko nga magsabong, baka ma-equate ako as a man. Eh, hindi ka pa naman man, binatinyo ka pa lang. Ngayon, gusto mo na maging mama agad yung tawag sa'yo. So, minsan, ginagaya natin yung ugali, umiinom, nainigarilyo, then kala natin macho na tayo kapag ginawa natin yung mga bagay na yun. So, sa mga babae, hindi ako masyadong makapag-example kasi hindi ako babae. No? Pero sa mga lalaki, ganun usually. Okay? Sa pagdating naman sa socializing, ayun na. So, papasok ulit dito si role confusion. No? So, ganun pa rin, parang identity pa rin yan. And sexual experimentation. Yun. Si sexual experimentation, ito na yung mga napapanood natin. Kesa napapanood natin, minsan, nandun yung feeling na ano, nandun yung mentality na ano kaya pakiramdam doon? Ano kaya kung gawin ko yun? No? Kung may boyfriend or girlfriend, ano kaya kung gawin namin yun? No? Kaso, ano tayo eh, hindi natin alam kung ano yung mga pwede maging resulta. More on, focus tayo doon sa curiosity natin na try ko nga kung masarap. No? Eh, hindi naging maganda yung resulta. So, ang mangyayari, so, ayun, maaga ka nagkaroon, maaga mo naging kumare o kumpare yung mga markada mo ngayon. So, alam niya na siguro kung ano yung ibig kong sabihin. So, ano kasi kayo sa sexual experiment? Ano kayo yung feeling ng kiss? Ano kayo yung feeling ng hug? No? Ng embrace? Ng cuddle? No? So, kasi nga napapanood niya. So, nandun yung ano natin na, ano kayong pakiramdam? Okay? So, sana matapos ko ito in 20 minutes, yung skills and tasks appropriate and important for you. So, ito na yung advice. So, pinagdadaanin ito, ano yung advice ng libro sa inyo? Okay? So, adjust to sexually maturing bodies and feelings. Itong changes, itong 39 hanggang, actually 42. From 42, 43, hanggang 45. So, sinummarize ko na lang siya. Halos kasi magkaka
pare-pareho din. Okay? Simula, adjust to sexually maturing bodies and feelings. So, para ma... Para maitawid nyo ng maayos yung inyong adolescence, pakigawa ito. No? Pakitry. Ito yung mga do's and don'ts. Ito yung mga standards na pwede nyo sundan para maging matagumpay kayo dito sa adolescence nyo. No? Ayun, pakitanggap na you are maturing. Ladies, merong pagbabago sa inyong katawan. Men, merong pagbabago sa inyong katawan. No? Lalaki ang boses, lalapad yung mga braso, yung mga balikat. Girls, mayroong ganun din. No? Merong mga sa inyo, merong mga changes na mangyayari sa inyong katawan. Please accept that. And not only physical changes, but also your emotional changes. No? Magbabago rin yung pakikitungo nyo sa parents ninyo. Magbabago yung pakikitungo nyo sa mga kapatid ninyo. Magbabago yung pakikitungo nyo sa mga kalaro ninyo. At mag-focus sa iba. At again, sa edad nyo ngayon, ang focus nyo is yung inyong peers, yung inyong mga kaedad. Yan yung focus ninyo ngayon. So, pag sinabi natin na mag-adjust sa feelings and emotions, pakiconsider yung kanilang mga emotions. Even yung parents natin, pakiconsider yung kanilang emotion. Okay? Next is being courageous in standing up and being different from your friends. Ito yung sa mga kaibigan na bad influence, ano, na umiinom, na inigarilyo, kung saan-saan pumupunta, nakikipag-date lang, sabi, gagawa ng module, pero nakikipag-date lang. Kapag niyayakan nila sa mga ganitong malimbag bagay, please stand up. Na, oo, kaibigan nyo ko, pero tab na tayo kapag ganyan na yung usapan. No? May mga kaibigan ka, oo, dapat nandyan kapag may kailangan sila, pero pakiintindi rin na hindi lahat ng gusto nilang mangyari kahit na mali ay dapat mong samahan. No? Hindi lahat ng mali at lahat ng ginagawa nila para lang ma-equate ka na kaibigan nila dapat sumama ka. Minsan nga, pwede mo pa silang pagalitan. Kasi kung totoong kaibigan niyo ko, dapat hindi niyo ko inaalok ng ganyan. Dapat, kasi kung totoong kaibigan niyo ko, dapat na-realize niyo na hindi pala na ayaw ko pala yan. Kaya lang pinipilit niyo ako. Kung talagang kaibigan kayo, dapat ang gusto niyo sa akin mangyari, yung pinakamabuting bagay na pwede mangyari sa isang kaibigan. At hindi yung ikasasama ng isang kaibigan. Okay? Next, develop self-esteem. Take up your own pace. Sinasabi ko ito palagi. Take up your own space. Pace, no? Yung sariling ano mo lang, pacing mo lang. Porque nag-aral siya sa ibang lugar, dapat ganun ka na rin. Porque masyado nang maraming achievement si kaibigan at sa mga kagrupo mo, dapat ganun ka rin. No. No? Take up your pace, develop self-esteem. Huwag kang mapanghinaan ng loob, huwag mo maniitin ang sarili mo dahil marami silang achievement. Or sabihin natin, marami kasi silang pinupost sa social media na achievement at ikaw wala, ang tingin mo sa sarili mo, ang bababa mo na kumpara sa kabila. So kapag ganun ang naging mentality mo, wala. Binibigyan mo lang din ang self-doubt ng sarili mo. Mas lalo mo dinadown yung sarili mo. So hindi dapat ganun yung mentality na rin. Dapat, please realize, for example ako, two years late ako graduate sa mga kabatch ko, no? Batch 2004 kasi ako dito sa SA. Yung mga kabatch ko, 2008, may mga trabaho na. Ako graduate ako 2010 na. Ako graduate. So, 2 years late ako sa kanila. Pero nag-matter ba yun sa akin? Hindi. Nag-enjoy ako nung nasa room ako ng seminar. Nag-enjoy ako. Hindi nag-matter yun. So, nung pumunta nga ako doon, nung na-late ako ng 2 years, mas doon pa nagkaroon ng maraming learnings and doon pa nagkaroon ng maraming doon pa nag-build up yung self-esteem ko, yung confidence ko nung pinili kong mahuli sa kanila ng 2 years. So, ang galing, pare-pareho naman kami may trabaho ngayon. No? Minsan nga, pwede sa day ko na mas masaya pa ako sa trabaho ko kaysa sa mga naunang lumadmin sa akin. So, take up your own pace. Huwag niyong maniitin yung sarili niyo because of the achievement of your friends. No? Next, being true to yourself and avoiding the tendency to please others. Napakaganda. No? Kung kilala mo yung sarili mo,
hindi mo kailangan i-please yung iba. Now, pag sinabi ng iba, si ganito nga eh, si kuya mo, ganito, si ate mo, ganito, si kapatid mo, ganito. Ikaw, pag ginanong ka ng mga parents mo. Okay? So, masakit ako, masakit, pero be true to yourself. Anong magagawa ko eh, hindi ko kaya yung ganun bagay. Hindi ako made up for that. Meron akong sariling talent, meron akong sariling gift, and mama, papa, hindi ko kailangan maging si kuya para maging proud kayo sa akin. I have my own way, no? I have my own talent na papapakita ko sa inyo, magiging proud kayo. Okay? Yun. Again, tendency. Yung parents mo, gano'n. And most especially sa mga, sa ibang tao na sinasabi, hindi makakagraduate yung bata na yan. No? Puro lang-ulang mo alam ng bata na yan, hindi makakapagtapos yan. Huwag ka makinig dun sa mga negative na yan. Again, take up your own pace. Sariling pacing mo yung ano mo. Yung maganda dito lang yung pag nasa late 20s na kayo, o kailan ka mag-aasawa, no? Kailan mo kami bibigyan ng ako. No? Merong mga ganong pressure, maraming pressure sa inyo, marami rin pressure sa inyo na pang ilan yung ano mo ngayon, ilan yung standing mo ngayon sa honors, kumusta yung status mo, accomplishments, sinahanapan ka na ng mga accomplishments ngayon. Okay? Be true to yourself. Pag hindi mo kaya, huwag mong ipilit. No? Pag hindi mo kaya, pag alam mo wala yun sa, ano to, yung mga naglalaro ng ML, ano, kada hero, meron kanya-kanyang, hindi ko alam kung anong hindi kasi ako naglalaro. Pero alam ko sa mga games kasi, kada hero, kada character, meron yung kanya-kanyang sa, parang talents or skills, sabihin natin naman. So, i-consider mo yung sarili mo na ganun. Hindi mo kailangan maging ganong character. May sarili kang character. At yung character na yun, may sarili kakayanan yun. At in a given situation, mag-excel ka. Okay? So, parang ako, hindi mo ko pwede ilagay sa basketball. No? Pwede ko maglaro ng basketball, pero hindi ako pangliga. Kasi sa liit kong to, hindi ako mag-excel. So, pag nilagay mo ko sa basketball, hindi ko kailangan mag-selos. At hindi ko kailangan mag-self-doubt na maliit ako. Kaya hindi ako pwede isali sa mga liga. Pero ilagay mo ko sa mga seminars, ilagay mo ako sa retreat, ilagay mo ako sa talks, no? Sa colloquium, sa mga talks na sa mga maramihang tao magsalita, audience ko yung mga naglalaro ng salita. Okay? So parang ganun yung confidence, no? Hindi mo ako mapasali, manunod na ako ng basketball, pero pag ako nagsalita sa harap ng stage, itong mga naglalaro ng basketball na to, audience ko sa harap ng aking salinig, stage, at ako lang ang nagsasalita. Kasi sa basketball, di ba silang naglalaro, maraming pinapanood. Ako pag nasa stage, ako lang ang pinapanood, ako lang ang pinapakinggan. So, ganong level of confidence ang meron ako sa sarili ko. At hindi ko kailangan i-compare yung sarili ko sa mga frustrations ko noon na maging basketball player. Hindi ko na kailangan ngayon. Kasi na-discover ko na kung saan ako magaling. Okay? Next, meet the demand of increasingly mature duties and responsibilities. So accept na dahil nagkakaedad kayo, you are maturing, yung duties and responsibilities mo nadaragdagan din, no? Paki-consider na dumadagdag din yung mga responsibilities niyo sa bahay, bilang ate, bilang kuya, bilang kapatid, bilang anak, bilang estudyante, no? Paki-accept yun. Hindi na kagaya yan noon na basta nagko-color-color ka lang, tatawagin ka lang at kakainan, at sasabihin ka lang na matulog. Ngayon, mas level up. Ikaw na yung nagluluto, ikaw na yung nagpapatulog, no? Ikaw kaya mo yung sarili mo, dapat matulog ka ganitong oras, dapat ganitong oras, alam mo na dapat nag-aaral ka. So, yun yung mga responsibilities na dapat na matanggap ninyo sa sarili mo. Okay, so social responsibility, ganun na rin. Kaya nga sa school, kung may face-to-face, pero kayo mga CET, NSTP, may immersion, yung grade 12, so ito yun, nade-develop yung hindi lang yung buhay niyo yung nagmamatter din yung buhay ng ibang tao. Next, develop and apply new coping skills in areas such as decision making and problem solving. So, ito, pwede rin sa pakikinig, pagtatanong sa mga nakakatanda, sa parents niyo, or kung sino sa family members niyo yung pinagkakatiwalaan mo. Ask them, na kapag nakaipagka, for example, relationships, intimate relationship, may boyfriend kayo, may girlfriend kayo, may problema. So, kailangan ba maging childish ka? Kailangan ba tuyoin ka palagi? Kailangan ba break agad? So, pwede ka sabihin, pwede yung hindi ka sa sinasabi na decision making and problem solving. Kunyari, close kayo ng mama mo. Si mama mo, bilang babae din, kagaya mo,
pwede mo siyang kausapin. Mga ganito yung nangyari. Anong coping strategies mo nung nandito ka sa ganitong stage? Kung close kayo sa mama niya, kung tatay naman ganun din. Kasi kung lalaki ka, try mo lumapit sa tatay mo. Pa, o tatay, ano bang diskarte dito para malampasan namin to? Para malampasan ko itong ganitong pakiramdam. So, as para makapag-develop ka ng skills in decision making and problem solving as those people with experiences. No? Hindi yung tatanong mo dun sa kaibig mo, babae mo, yung hiningan mo ng advice regarding relationship is yung kaibigan mo wala pa namang experience sa relationship. Or sabihin natin na hiningan mo ng advice when it comes to relationship, yung kaibigan mo lukulukan din ng rupok. No? So wala, blind guiding the blind lang ang mangyayari sa inyo. Hindi pwede i-guide ng isang bulag ang kanyang kapwa bulag. So gano'n ang mangyayari sa inyo. Okay? So wala mo di-develop. Okay? So next, learning how media and advertising are trying to influence your thinking and feelings. Ito na. Mga napapanood, mga nababasa, mga nakikita sa social media, no? Mga pinapalaw nyo ng mga blogs. Ha? Please understand na kailangan nila ng views. Please understand na kailangan nilang kumita. At para kumita, kailangan nilang ibenta ang kanilang sarili sa inyo. Kailangan nilang ibenta ang sarili nila sa inyo. At para magawa yon, kailangan nila kayong i-brainwash. Sabihin natin. Kailangan nilang i-brainwash kayo para matutunan ninyong tanggapin yung mga sinasabi nila. At kapag natanggap nyo, syempre ipapalo ninyo. At pag napalo nyo na, kala nyo ba kayo nakaka-acquire? Hindi. Sila ang nakaka-acquire. Kasi sila yung may payment, sila yung maraming views. Okay? So, naging kasangkapan lang kayo. Ganun palagi. No? Huwag nyo hayaan na yung social media mag-influence sa inyo. Mga influencer, maraming mga influencer ngayon ang papiling influencer na sila mismo ay hindi nila kayang solusyonan yung mga problema nila sa buhay. No? Mga influencer na hinihiram lang naman nila yung personality nila sa ibang tao. Halimbawa, meron mga influencer na pinapakitang mayaman sila. Pero yung mayamanan na yun, hindi naman sa kanila. Okay? Kailangan nila muna manghiram sa ibang tao, ng sasakyan, manghiram ng cash na makapal, no? Manghiram lang sa mga kilala nila. And ibibida nila sa sarili na sa social media na kanila yun. And dahil maraming gustong magkaroon ng ganun, pero of course, kung tanga-tanga pa, maniniwala pa. Isang palagin ng halimbawa na dito si yung kasagsaga ng lockdown, si yung Marcos na sinasabi. Ayun. So, hinirap yung identity ng mga Marcos talaga. Then, nakita na hindi naman talaga siya yung gano'n. Pero, ang dami niyang views. Ang dami niyang followers. So, sinasabi ko lang na hindi nyo kailangan magpa-apekto, hindi nyo kailangan sundin lahat ng napapanood. Hindi porket nakapost yan sa Facebook, totoo na yan. Minsan, karamihan na nakapost sa Facebook ay fake news. No? So, maging aware kayo doon. Please, maging aware kayo dun sa mga bagay. Think before you click. Next, ay renegotiate relationships with adults and parenting roles. No? So, nabanggit ko na kayo na dun sa kapag meron kayong problema sa relationship, please consult your parents kung maaari. Gusto nila yan. No? Gusto nilang sa inyong manggaling. Na nabibigyan sila ng sense of being parent kapag kailangan ako ng anak ko. No? Kailangan pa rin pala ako ng anak ko. Kahit na ganyan na yung edad niya, hindi yung sinasagot-sagot lang ako. Okay? Relationship to relationships. Mapwede ba kung paki-understand na binata na ako, dalaga na ako, huwag na rin akong ipahiya sa mga kaibigan ko. Huwag na rin akong tawagan habang, alam niyo yan, please renegotiate. Kung baga pag-usapan niyo ulit yung mga roles ng parents sa inyo at roles niyo sa mga parents niyo, pag-usapan, no? Ayusin. Of course, meron mga parents na, sige, ikaw masunod sa bahay. Okay? Ikaw magtrabaho. Huwag naman ganun, no? Kaya nga pag-usapan, huwag magalit po agad. So, nag ay embracing a healthy lifestyle. Please relax. Get a hobby. Sabi na. Hindi hobby yan, asawa. Hobby, H-O-B-B-Y. Maghanap ka ng pagkakaabalahan. Maging relax ka. Embrace. Ang healthy lifestyle kasi mga kapatid, hindi lang basta diet, hindi lang basta nag-exercise ka, pero yung marunong ka rin mag-relax. For example, kagaya ng pagising mo sa umaga, kung early riser ka, no? Early riser ka sa
sa araw, ah, pwede yung 5 o'clock, talagang nag-meditate ka na. So that's one thing of getting relaxation. Ako kapag nape-pressure ako sa gawain, for example, nagsabay-sabay yung pag-check ng mga modules, nagsabay yung paggawa ng grades, no? Minsan nakaka-stress din tapos kailangan ko gumawa ng video. Isa lang ang solusyon, it's either go on fishing with Sir Alan or with some other friends or ride my motorcycle. Rides lang, mag-isa, solo ride. So, yung hobby na yon, doon ako nakapag-regenerate ng aking sarili. So, kahit na nakakapagod, nakaka-stress, paminsan-minsan, yung business sa school, kapag nagsabay-sabay yung trabaho, pero dahil meron akong hobby, no? Meron akong motor, meron akong fishing rod, merong dagat, no? Merong kalsada, so yun lang ang kailangan ni Sir Elad para makapag-relax, no? Wala nang ibang bagay. Okay? So, next to last is financial literacy. Sinabi ko na sa inyo yung kanina. Ngayon, ang mentality nyo kapag nagkatrabaho kayo, kapag naging professional na kayo, parang unang sahod nyo kaya yung bili ng buong mundo. Okay? So, financial literacy, please consider savings. No? So, ganun sa mga financial expert eh. Pag sumahod ka, for example, 8,000. Sa 8,000, ilan ang gusto mong ipunin muna doon? No? So, sa 8,000, savings ko yung 3,000. So, ano na lang, 5,000. So, si 2,000 na punta sa mga expenses sa bahay. Tubig, ilaw, renta ng bahay. No? So, natitira na lang sa akin ay 3,000. So, sa 3,000 na yun, kailangan ko pa mag-grocery. So, yun. So, yung 3,000, yun lang yung gagastasin. Now, hindi mo pwedeng galawin si saving. So, si savings, palagi siyang nauuna. Kasi tayo baliktad. Ang mentality ng mga Pilipino kasi, sahod, gastos. Uunahin mo na yung kuryente, ilaw, renta sa bahay. Okay? Pag nabayaran na yun sa 8,000, bili ng kung ano-ano mga bagay. Now, pag may natira dun sa 8,000, yun yung savings. 10 piso, 100, 500, yun ang savings. Baliktad kung gusto nyo sa financial literacy talaga, tinuturo, unahin mo yung savings. Yung matitira sa savings, yun ang gastusin. Okay? Next, develop your spirituality. Ito yung kaya pinalas ko na lang to. Kasi maganda naman talaga na kahit anong mangyari sa buhay natin, sa paligid natin, sa mga nakapaligid sa atin, sa society natin, please always remember that not everything is under your control. There is a big God who is in control of everything in our life. We are just playing in His story. We are just role players in the entire history of God's creation. Meron tayong kanya-kanyang parte, kanya-kanyang ginagampanan sa istorya ng Diyos dito sa lupa, no? Sa kanyang kaharian. Meron tayong kanya-kanyang task at meron tayong ginagampanan. At minsan meron mga bagay sa may mga pangyayari sa buhay natin na hindi parang hindi natin kayang i-control. Wala tayong hawak, nawalan tayo ng kaibigan. Nagkaroon tayo ng ganitong problema, merong nangyaring conflict sa family. So, para hindi ka masyadong ma-burn out sa mga nangyayari sa palibot mo, please always consider that not everything is under your control. Because there is always a big God who is in control of everything. Hayaan mo lang. Kung yan ang nangyayari, God has a plan. May plano ang Diyos sa lahat ng bagay. At kailangan mo lang hanapin kung ano yun. Okay? So, yun lang mga kapatid para sa inyong module 3. Yun, kita-kita tayo sa module 4. Salamat!